happy morning, mga ka-eksena. Kumusta, 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 kumusta? Ayan, happy, happy. It's a Friday morning, mga ka-eksena. Medyo malamig ngayon sa labas dahil medyo malakas ang ulan. Pero wag ko kayong mag-alala, mga ka-eksena, dahil papainitin ko ang Biyernes nyo, di ba? Exciting yun. Pero mga ka-eksena, syempre sabi ko nga, thanks God it's Friday! Lahat ng mga mahilig gumimik dyan, ayun ako, magkita-kita tayo mamaya dyan kung saan-saan. Syempre, kahit Biyernes, gusto ko lang kayong batiin kayo lahat, mga ka-eksena. Happy, happy long weekend naman sa ating lahat. Bakit kaya? Dahil mga kaibigan, hindi ako nagkakamali, holiday sa Lunes, walang pasok sa Monday dahil National Heroes Day. O, di ba? Kaya naman, let's enjoy this weekend. Ayan. Kaya naman, bago tayo maghiwa-hiwalay ngayong araw ng Biyernes, mga ka-eksena, magsama-sama muna tayo ngayong umaga sa isa namang kantahan at kwentuhan. Dito lang yan, syempre, sa Eksenaga. At dahil nga, sinasabi ko sa inyo, dahil happy Friday, kasabay na, yun nga, alam nyo, ganyan talaga pag malamig yung nanginginig yung ano, ang tigas ng pakiramdam ko, naka-jacket na yun ako ng mga ka-eksena. Pero kasabay ng aming mga hatid na kwento, syempre, sasamahan din tayo mga ka-eksena ng bandang Happy Session. First time nila dito sa Eksenaga, pero hindi ko sila first time nakasama dahil nakasama ko na sila sa ibang event tulad ng kasal at kung saan-saan pa, mga ka-eksena. Kaya abangan nyo sila, mga kaibigan, at excited ako makilala silang lahat. Kasi sa mga event, hanggang anuhan lang kami, hanggang kaway-kaway lang kami. Tatawin ko lang anong pangalan ng grupo nila. Pero kay mga ka-eksena, standby lang kayo dahil maya-maya lang, as I said, makaka-jamming natin sila sa isang kantahan sa ating live jam session. Pero bago yan, ha, narito muna, mga ka-eksena, panoorin natin ang naging concert ng isang iniidolong banda dito sa Naga City, ang Peace Pipe. Let's all watch this. Isang nakaka-good vibes na weekend nitong nakaraang Linggo ang dinala sa atin ng isa sa mga kinagigiliwan nating banda, ang Peace Pipe. Respect, honor, and salutations to all heroes and revolutionaries of our time. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Rise up, revolutionaries, rise up! Walong taon mula nang huling bumisita dito sa Naga City, muling pinasaya ng Peace Pipe ang kanilang mga fans sa hatid nilang tugtugan sa isang kilalang resto bar. Ang Peace Pipe ang isa sa mga kinikilalang banda pagdating sa reggae music.
Sa ngayon ay nagsisimula na silang buuin ang kanilang panlimang album. Pangarap ng grupo na makilala maging sa ibang bansa, dala ang kanilang reggae music. We are actually working on the fifth album. It's a fifth studio album. Medyo we're still working on it, pero we would like to go international. We are trying our best. Hindi yan madali eh, kasi hindi naman lahat parang easy, you know, parang easy come easy go. Talagang pinaghihirapan din. We're trying our best na kahit paano may mga ilang kanta na rin na nakalabas, an album na nakalabas na rin international, tapos may mga kanta nang nakalabas international. So siguro one step at a time. Kumbaga, palagang parang ano lang, at least parang bata ka doon sa international eh. Kumbaga parang ganun. Pero at least we're still promoting, the music, conscious reggae music. Okay. Ang kanilang payo sa mga bagong grupo o banda na tumutugtog din ng reggae, hindi madali ang pag-uumpisa sa mundo ng pagtugtog at musika. Pero sa pagsusumikap, anuman ang hangarin ay pwedeng makuha. Newcomers, I think siguro work hard. Hindi lahat nakukuha sa madalian kasi ang lahat ng bagay ay pinaghihirapan. So huwag niyong ibenta yung dignidad mo sa maliit na salapi. Pahalagan mo yung dignidad. Dignity has something to do with life itself, no? Pahalagan mo yun, yung dignidad mo. Huwag mo ipagpalit sa kahit na anong karangyaan or anong kasikatan man. So pangalagaan mo siya. Di baling hindi ka kilala ng lahat, basta lahat ng nakikinig ng reggae ay naiintindihan ka at napapakinggan ka ng maayos. Xanaga would like to thank the following sponsors. Forgettable, it twists to fit the mold that I am in.
But things just get so crazy, living life gets hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it will lead me back to you. That someday it will lead me back to you. Then maybe all I need, darkness she is all I see. Come and rest your bones with me. I'm driving slow on Sunday morning, but I never wanna leave. Fingers trace are every outline. Oh yeah, yeah. Paint a picture with my hands. And back and forth we sway like branches in a storm. Change of weather, still together. And it ends, and it is just maybe all I need. In darkness she is all see. Come and rest your bones with me. I'm driving slow on Sunday morning, but I never wanna do. And I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it will lead me back to you. That someday it will lead me back to you. That may be all I need. In darkness she is all I see. Come and rest your bones with me. I'm driving snow on Sunday morning, but I never wanna leave. That may be all I need. In darkness she is all I see. Come and rest your bones with me. I'm driving snow on Sunday morning. Palakpakan po natin. Happy Sessions! Ay, palakpakan kayo mga staff namin dyan. Palakpakan naman kayo dyan sa likod. Ayan. Happy Sessions. Maraming salamat, guys. Mamaya mga ka-excited na makakausap natin sila. Pero di ba ang ganda ng kanta nila? Alam nyo ba? Just imagine na yun ang kanta nila. Tapos, kaka-break mo lang sa jowa mo, di mga ka-excited. Tapos, nasa bus ka, nakasandal ka sa salamin. Tapos, yung ulan pumapatak-patak sa salamin, di ba? Tapos, pag-unahan ng bus, nakita mo yung pangalan ng ex mo, pangalan ng karinderya, mga ka-excited. Anyways. Pero alam nyo ba ha, mga ka-eksena, hindi lang pagdating sa pagtugtog, magagaling ang mga paborito nating banda dito syempre sa Naga. Hindi rin sila pauuli, lalo-lalo na pagdating ho sa pagtulong sa kanilang mga kasama. Kaya nga mga ka-eksena, hindi lang sila nagpatumpik-tumpik pa ng tulungan ang isa nilang kasama na dumanas siyempre ng matinding karamdaman. Isang benefit concert, mga ka-eksena, ang kanilang inihandog para sa kanya. Narito, alamin natin ang kwento. Roll VTR! Hindi lang good vibe weekend para sa kanilang mga fans ang hatid ng mga paborito nating banda dahil ang dala nilang musika, isang regalo para sa isa nilang kasama.
Muling nagsama-sama para sa isang benefit concert ang ilan sa mga banda ng musika para suportahan ang pinansyal na pangangailangan ng isa nilang kaibigan. Dala ang kanilang musika na kaisa sila sa pagtulong sa Dade for a Cause benefit concert na binuo ng kanyang mga batchmates sa college at high school kasama ang ilan pang volunteer organizations. Alright, of course, gusto ming pasalaman ng High School Bash 99, Rotary Club, Metro Managa, JCIP, Sarong, mga minor sponsors ni like BC Oil, Jollibee Protectai, actually, mention ni IEP Bank of BC Oil. She has the B-Bank, Tabang, para lang makatatan City House Park. Wala, nalang sa makatatan. Salamat. Daw alin sa bisyo, pero hindi magtabang sa mo. Salamat. Yes, of course, gusto may pasalamatan. Gabus na banda ng Manong Bayan na dito makatama. Salamat. Center po ang bando on the day 6. 30 old dogs. Everything. Salamat, salamat, salamat sa gabus na nag-support sa mga. And of course, next Sinaga for at least on the late hour, recover pa rin kami para lang sa inyo. Salamat sa inyo. God bless. Bahala na ang Diyos mga pangalas. Nagpasalamat ang grupo sa kanilang mga supporters sa panunood para sa pagtulong kay Dave. Kasabay pa ng concert, isang panalangin ang hiniling ng grupo sa kanilang mga fans, hindi lang para kay Dave kundi para na rin sa kanilang mga mahal sa buhay. Salamat po. Saro lang ang wish ko. Right. Day po rin nagtatapos ni Dave. Na nagtalang kamo at the same time nakatapang kamo ni Dave. I would also like to request na after this pare, can you please at least reserve a minute or two na magpag-achieve not only para sa buhay ni Dave but only para sa buhay ng mga panalata. Alright, na kayo man nag-suffer ng sinasuffer ni Dave na yan, but please pray for our loved ones na sana ingatan gabos kita gabos. Na mayong magkahilang, na mayong magsuffer, alright, na mayong kayo nag-struggle. Alright, at least at peace kita matulog pag matatakaaga as well, di ba? This is the reason why kung tayo pick-set me ang date na yun, July 29 is because gusto ni Mabuhos na kay Mana. Hindi rin pinalampas ng buong grupo lalo na ng kanyang mga batchmates sa Ateneo de Naga University ang pagkakataon na kantahin ang kanilang alma mater song para kay Dave. Isa mo, to be cool and to lovely, my pink. Our flag is every flight, I didn't think priority. Never had before we get this fight, the famous fight. We share our men in tune and we cheer them as they fight. Here's Ateneo's marching song. Naga would like to thank the following sponsors.
by myself and I look across the water. And I think of all the things of what you're doing. In my head I paint a picture. Since I've come home, well, my body's been a mess. And I missed holding your hand and the way you like to dress. Oh, won't you come right over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. 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 Did you have to go to jail? I put your house up on for sale. Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a tan. Hope you find the right man who'll fix it for you. And are you shopping anywhere? Change the color of your hair. And are you busy? Did you have to pay the fine? You were dodging all the time. Are you still busy? Since I've come on home, well, my body's been a mess. And I missed your ginger hair and the way you like the jazz. Won't you come right over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. 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 Why don't you come on over, Valerie? Come out of her. Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. Why to come on over, Valerie. And we're back, mga ka-eksena, dito sa studio. Anyways, ay gusto kong pabalbatiin yung mga nanonood sa ating sa live streaming sa ating Naga Smiles to the World Facebook page at syempre sa Xenaga Facebook page and GNNTV48. Magandang morning sa inyong lahat. We're back sa ating studio, sabi ko na nga mga ka-Xena. And of course, I hope pa rin lahat kayo ay nag-enjoy sa ating live jam. Syempre kasama pa rin mga kapartner ang happy, ang happy session. Okay, ano yung susunod? Well, mga ka-eksena, medyo pahinga muna tayo sa mga jamming sa music dahil yung mga mahilig maglakwatsa sa mga malls diyan, yung mahilig mag-malling, di ba? Wala namang bibiling, tambay lang, nakaupo, di ba? Dagdag pa kasi sa gasto sa aircon ng mga mall. Well, mga ka-eksena, ito nga, ha? Sabi ko sa ating mga mall-goers, isang mga kilalang mga mall dito sa Naga ang talaga namang pinuntahan ng lahat. And take note,
Nakasakay na ba kayo mga kaeksena sa isang train na umiikot sa loob ng mall? Ano yun? May MRT, may PNR sa loob ng mall. Kaya mga kaeksena, eto, tignan natin, don't miss this out. Let's all watch this. Ang mall train na ito ang isa sa mga bagong atraksyon, lalo na para sa mga kiddie shoppers dito sa isang kilalang mall sa Naga City. Lumilibot ang train sa ibabang bahagi ng loob ng mall para mas lalo pang bigyan ng kakaibang mall tour experience ang mga shoppers. Sa halagang 35 pesos, pwede nang ma-enjoy hindi lang ng mga bata, kundi pati na rin ni ate at kuya at kahit ng mga parents o ng buong pamilya ang ride sa mall train na ito. Attraction is open to all the customers from kids to adults, and it's for a fee for only 35 pesos, which you will enjoy and you can roam around the mall. So I hope to see all the Bicolanos and all the people from Naga to visit and try our new latest attraction here in SM City Naga. Naga would like to thank the following sponsors. Kaeksena, alam ko nag-enjoy kayo doon sa train na yun. Subukan ko may makasakay doon. Hindi pa ako nakasakay doon. Hindi pa na pa gagawin doon mga kaeksena. Pero sabi nga, okay, magkita-kita lang tayo doon sa train na yun. Sabay-sabay tayo sumakay. Pero sabi ko nga mga kaeksena, as I promised you sa akin palang introduction kanina, na excited ako makausap ang bandang Happy Sessions. And here they are. Kasama ko sila ngayon. Ayan, ang Happy Sessions Band. Guys, welcome sa Exanaga. Hi, thanks. Ayan, good morning. Thanks for inviting us. Oo, pero bago ang lahat, syempre, magtatanong yung ating mga audience. Syempre, ano yung, pwede magpakilala muna kayo isa-isa. Ayan, ako po si Happy, vocals and guitars. Si Greg, nahihiya siya. Si Greg and si Raven. Si Happy, yeah. Si Greg, at si Raven, mga kaeksena. Nakala ko si Happy, si Seth, at si Sean. Yeah. Corny. Hayaan nyo na pagbigyan nyo ng camera. Okay, sige. Happy, paano ba nagsimula ang Happy Session? Nagsimula Happy Sessions, last year. Dati kasi Happy and the Other Guys pa. Mm-hmm. Way back, college pa, late 2000s. Tapos, nabuo yung Happy Sessions kasi... Well, bago na yung members. Tapos yun, Happy Sessions. Sino nakaisip ng pangalang Happy Session? Yung grupo na mismo. Ay, hindi naman nagalit. Kasi Happy. Oh, hindi naman, tapos naghanap na lang sila ng... So hindi naman nagtampo si Greg at si Raven na galing sa pangalan mo ang pangalan. Hindi naman. Oh, ikaw, siya yung sumisikat mga kaeksena. Kawawa naman si Greg at si Raven. Pero ayan, gusto ko marinig yung boses ni Greg. Ano ang genre ng Happy Session? When it comes to music. Mga 90s po, ganyan. Mm-hmm. 90s, more on Alanis, ganyan. Alanis Morissette. Oo nga, kanina napapansin ko si Happy. Oo, kasi mga 90s, kaboses niya si Alanis Morissette, yung sa kong paborito ng mga 90s. Oo, promise talaga. So yun ang mostly ng mga music niya tinutugtog, more on the 90s. Ito naman si Raven, gusto kitang tanongin. Sino naghahanap ng tugtog?
Naghahanap. Or nang sino naghanap ng kanta na, oy guys, ito yung pag-aaralan natin. Sino ang in charge sa inyo? Happy din po eh. Mostly lang talaga. Talagang kami. Sessions lang. Joke. Ayan. Okay. Sige. Okay. Ito naman. Saan kayo madalas or malimit makita? Saan? Siyempre, di ba, nakita kayo, nakilala kayo ngayon ng ating mga televiewers. Aabangan din. Saan kayo pwedeng makita? Sa Saturdays po, mm-hmm. bukas, Lacuelos mm-hmm. Resto Grill, and every Sunday, Bob Marlin Resto. Ayan. Yeah. So, kumakanta rin ba kayo sa mga event yes, or hanggang ano lang kayo? Yes, po. Weddings, mm-hmm. Birthdays, mga special events. Pag may nagkukontakt na lang po. Sa page, message na lang kami. Like niyo yung Facebook page. Ano pa? Sige. Raven. Like our page, H-A-P-E-E Sessions. Yeah. So yun na, yung spelling ng happy, ha? Hindi happy na ano ha, H-A-P-E-E, tama? Yes. Tama yan. Like you yung page. O nga pala, no, sinabi ko na kanina, nakakasama ko sila sa mga event. Tinanong ko pa kung kumakanta sila sa weddings. Ayan mga kaysa, ganyan talaga pag live. Oo naman, kayo huwag na kayong makulit, hayaan na kami. Pero ito, isa-isang tanong sa inyo, happy, single, or taken? Taken. Greg. Taken. Raven. Uy. Single. Habang bata pa. Single. So dalawa lang yung taken sa inyo. Pero ito naman, since may inclined kayo sa music, ano kung papiliin kita happy ng isang kanta sa status ng love life mo, ano yon? Anong kanta kayo? Ano yung status ng love life mo ngayon sa isang kanta? Anong title ng song? Happy. 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 Oo, oh, ni... Di ba sino kumanta noon? Si... Pharrell Williams. Ayan, oo. About you, Greg. Ikaw naman. Akin, siguro, ano, yung, ano, Stay Together. Stay Together, wow. Ito si Raven kasi single to mga kaeksena eh. Sige, ano ang kanta ng puso mo ngayon, Raven? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Oh, wala ito, eh. Ito yung kasama sa isang banda na walang kaalam-alam sa mga kanta. Siguro, wala eh. Kasi wala, hi guys. Kasi wala pa daw inspiration. Wala pang inspiration. Pwede dyan na ano, pusong bato, di ba? Pwede yun sa mga pusong single. Any message sa mga audience natin? Yan. Like niyo po yung... Or invite niyo sila sa mga gigs niyo. At kung saan ko kayo pwede makontakt, aside sa Facebook, may cellphone ba? Yes. Ayan. So, please like our Facebook page. Ayan. Sabi nga ni Raven, H-A-P-E-E Sessions, and catch us live bukas Saturday sa Lacuelos Resto Grill. Tama ba? Lacuelos Resto yes. Grill. And every Sunday sa Bob Martin Resto. And kung may mga special events din po, pwede nyo kaming invite. Message nyo lang po kami sa Facebook page namin or text us at Hello, sound check. Hello. Text us at 0917-770-4411. And nga pala, invite ko rin kayo, please visit Dips and Fets Cafe and Boutique dyan sa may P-Santos Avenue, harap lang ng Ateneo Church. Ayan. Bago ko makalimutan, ano ba, lahat ba kayo estudyante pa or ito na talaga yung focus niyo? Ito na, kumbaga, ito na yung pagtutugtog ang inyong, kumbaga, bread and butter? Sila po, mga students. Yes. And ikaw, happy? Nag-work na po. Nag-work na. So, at kumbaga ito, ano lang, racket-racket lang, yeah. Hilig lang sa pagkanta. Passion. Ayan. Kailan pa kayo nahilig sa pagtugtog? Since, ano, bata Since pa? Since bata pa talaga. Oo. Si Raven, mga ka-exe, nagsasalita walang microphone. Anong taon mo na natin? Ilan taon ka na habi na nahilig ka sa music? Sa bata pa, alam, natatandaan ko. Mga elementary. Umakit ako sa table kumakanta. Mga educare center. Alam nyo mga kaeksena, ako, napakatahimik. Napapansin ko, happy, tahimik talaga si Greg, ano? Oo nga eh. Oo, kahit kaya siya na po yung tanongin niya talaga, para ano. Kahit di ba, ako. Anyways mga kaeksena, ayan, maraming, guys, maraming salamat. Ayan, thank you po. Thank you kay Kuya Brent, kay Direk June, and sa whole team ng Eksenaga, maraming salamat po sa pag-invite sa amin. And ayan. Naga smiles to the world. Thank you very much. Yes. Oo. Greg, maraming meron ko magustong pasalamatan or what? Okay, ang dami naman, Greg. Ay nga pala, I would like to greet Kuya Ed. Happy birthday. Yeah. Happy birthday, Kuya Ed. Ikaw, Raven, meron ka bang message sa ating mga ano? Hi. Audience? May gusto ka bang pasalamatan or i-hi? Salamat kasi buhay pa ako.
Ay, happy, belated happy birthday nga pala sa aming scriptwriter, Ate Army. Belated happy birthday, ha. And, syempre, Ate Sharm, happy, happy birthday ngayong araw. Hihintayin ko, Ate Sharm, yung pancit maya-maya lamang. Huwag uminit ang ulo, hindi ka gaganda. Alright, and there you have it, mga ka-eksena. Ang Happy Sessions. Once again, to give us another wonderful song, palakpakan ulit natin. Happy Sessions, guys. On you, boy, my heart said follow through, but I know now that I'm hated on your line, but the waiting feeling's fine, so don't treat me like a puppet on a string, 'cause I know to do my thing. Don't talk to me as if you think I'm dumb. I wanna know where you're gonna come. See, I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. It's my love that you're running from.
I'm waiting for. It's my love that you're running from. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. Thank you. Naga would like to thank the following sponsors. We'll be right back.
at mga ka-eksena, kami ho ay nagbabalik dito sa Eksenaga. Ayan, bago ang lahat, maraming salamat, happy sessions. Talaga namang pinaganda nila ang ating araw ng Biyernes. Mamaya, pupuntahan kaya natin sila sa kanilang mga gig. Pero mga ka-eksena, sa darating ho na Linggo, isang malaking event ho ang magaganap. Of course, we'll be having our Milo Marathon. At ngayong umaga, kasama natin ang mga tao behind the Milo Marathon, mga ka-eksena. Kaya naman gusto ko magpakilala sa inyo. Of course, kasama natin umaga, we have Mr. Francis Barha, the organizer ng Milo Marathon. Siyempre, kasama din natin si Mr. Yusof, ang ating setup and entertainment in charge. And kaway-kaway naman, Yusof. Nagkaroon sila parang ano, tawag dito, nagkaroon ng culture shock. Anyways, kasama din natin si Sir Dennis, mga ka-eksena, yung ano, yung head ng hydration team. And of course, we have Sir June, yung ating race marshal. Ayan, welcome sa Eksenaga, guys. Good morning. First time here. First time, mga ka-eksena. Tinitingnan kasi nila yung ano, yung monitor natin, mga ka-eksena. Anyways, Sir Francis, ikaw muna yung unahin ko. Tell us something about Milo Marathon. Milo Marathon is the longest running event in the country. Mm-hmm. For the past 10 years, tayo yung nag-manage ng Milo in, here in Naga. We have a team here, kaiba na ako dito si Najun, the Castle Rest Runners Group, si Dennis, si Yusof. They're part of the team na nakunsayin. Naga City was judged two years ago as the best organizer because of this event. Ang ginigibumidigi sa event na marathon, yung safety ng mga runners. And we are preparing the event na sa maabot na Domingo, yun na yung big day digi sa Naga. And hopefully, yung weather mag-participate kasi mag-ibigay sumaro sa tuya. Yeah, tama. Okay naman, kakausapin natin Sir June, yung ating yung race marshal. Sir June, ilan yung mga kilometers na kailangan takbuhin or meron bang choices sa lahat ng ano mga runners natin? Yes. I start po kita kayan sa 21 kilometers. Mm-hmm. Then 10K. Sunod niyan is 3K and the 5K. So apat lang na. Kumbaga meron tayong apat na options sa 5K ano. 5K is the pinakadakol niyan na runners. Oo. Oh. Ano yung pinakamaiksing yung 5K na pinakamaiksing? May 3K. Asa meron tayong 3 kilometers. Ang 21K ba dito lang yan sa loob ng Naga or outside Naga, may ano, may rota siyang outside Naga? Ang rota po ng 21K is from SM City, Naga. Then maluwas po kita diyan sa may Panganiban, turn left. Mm-hmm. Then going kita sa Peña Francia. Mm-hmm. Pataas na ng Pakol. So pagkabot po doon sa may arco ng ano ng kilometer 10, doon po ang ano ang turnaround. So balik po kita, pagkabot po sa may Dayangdang crossing din sa may Magsaysay, turn left na po kita. Then dire-diretso, pagluwas po sa Panganiban, malaw po kita diyan sa may St. Joseph School. Then finish line. Diba? Medyo malayo-layo rin ang 21K. Kaya ini-encourage ko yung aming cameraman, Kuya Johnny. Ha? Perfect na perfect sa yung 21K. Sumali ka, magpa-register ka na. Okay naman. Si Sir Yusof naman, yung ating sa setup and entertainment. Nakaka-intriga, di ba? Milo Marathon, tapos may entertainment. Anong mangyayari sa ganyang ano, mga parte? Once again, good morning. Ang Milo, every year, nag-prepare sinda ng mga, habang nag-assembly, si mga runners ta, syempre, nag-arabutan pa lang yan. Kumbaga, duma sa, ang pig-set up si stage, duma sa SM area. Mm-hmm. Habang nag-assembly, to boost the energy katong mga runners ta, igwang ma-entertain. Kumbaga, may mga band performances, and then, si mga may warm-up. Mm-hmm. Yan. To be led by Sir Jeff. Yung Sumbata. Talagang minention pa dito. And si mga band performances. Mm. Ilang banda meron ngayon taon na magpe-perform? So ngayon may isang full band na yun nga ito si Rotonda and may isang acoustic na grupo man. Tapos sunod ka to, warm up na. Ayan. Sumba. Ah, okay. Sige, Sir Dennis naman sa ating hydration at team. Kailangan ba maglagay ng mga, hindi ba pwede yung mga runners magdalang kanya-kanyang tubig? Ang pangsama ng ugali ko, mga ka-eksena. Ang sama ng ugali ko. Pero kailangan ba talaga, kayo pa ang in-charge pa kayo dyan maglalagay? Yes po.
importante na may hydration or water station sa event na yan dahil kay po unhydrated gabos na runners, ano, medyo halawig ang 21K, especially 21 kilometers. So, naglag kaming 10 water stations. So, every 2 kilometers, igwang water station na ano, para maserbihan ng gabos na runners. So, along the way yan ang ano, yes, sa nandyan. Okay. So, okay. Aside from sa ano, ano ba lahat nito? Ano na-encounter niyo na medyo naging challenge sa inyo in preparing for this year's Milo Marathon? Sir Bars. Every year na encounter dito yung late registration, ang Pilipino naging practice kaya pag two days before sa tayo na yung registrant mag-ibi. Kaswapon, katong last pag dumako sa registration center, yung 21K na allocated for Naga is only 200. Mm-hmm. Pero ngunyan, we break the record because this is a qualifying round for the national final sa Cebu. 200 slots lang ang nakakaagduman. Ubus na po yung 200 slots for 21K runners. Nagdagdag po kita ng another 50 slots for the guest runners ta. May mga guest kaya titatabi digdi Jeff na mga from Iloilo, Cebu. Mm-hmm. Digdi sinda magka-qualifying round para naman duman sa national finals na gigibon sa Cebu, which is on December 9. Kaya kung makuha mo yung record mo digdi na 1 hour and 112 yung oras, pag nag-qualify ka doon by age, ninda, makakadalaga ka sa national final sa Cebu. Na kung sain, pwede kang mag-represent with your race. Ang last year na record holder digdi is from Legazpi City na inapod ng si Super Mario. Nakuha niya ng 1 hour and 20 yata minutes yung 21K. Yung 21K. Yes. So pag ibig sabihin, pag inabot ka ng Corpio, ng 2 hours, hindi ka na pwedeng qualify for the national. Yes, may cut-off kasi ito kayo yung pinaka-race talaga na grabe ang standard. Mm-hmm. For the past 41 years, kinigipon eh. Kung di ka makalaog duman sa cut-off na oras niya, kinokorpio na siya kang mga marshal, which is yung trabaho ni Najun and the running team. Yung Run Rio po ang kaiba ng Teddy Dio, di na siya nakaka-qualify for the race. Pero pwede siya makatapos, pero di siya makakaiba duman. May mga age kaya yan. Halimbawa, 30 years old, igwa kang time na allotted time, dapat ma-finish mo yan para makalaw ka sa finals. Halimbawa, 35 years old, meron ka, igwa ka man kayan oras para matapos mo siya. So ano to? Every kilometro, ito lang, halimbawa, 3 kilometers ang mga ganitong edad lang ang pwede. Yes, yes. Yung kiddy run for 3K is designed for only sa mga bata. Mm-hmm. Kiddy run. May mga winners dyan, top 10 finisher will receive an award. And ang mga side events kani itong biggest delegation, or the pinakamaraming school participants would be determined duman sa registration center, and they will be awarded as biggest delegation for this year. Magkakaugwa po sinda ning 10,000 cash prize from Nestle, and they will be crowned as the biggest delegation for the 41st National Marathon. Sir Jun, dito lang ba? Sa 21K lang ba kumukuha kayo for the national? Or sa 3K wala naman? Sa 21 lang. Sa 10, 21. 3, 5, no? Ah, wala. Okay. So, kailangan, ano ang pinaka, kumbaga, ano ba kaisa yung tawag doon? Oo, na oras para makapasok sa 2:30. So, 2:30 dapat ha. 2 hours and 30 minutes. Nakapasok ka dyan, oo. Cut-off ka na. Pag lumagpas ka, hindi ka nakasali. No medal na yan. Okay. So, ayan. Hindi kasi tayo mahilig tumakbo. sila Jeff, sila yung mga naka-experience ng mga 42-kilometer run-in na National Milo Marathon. Sina Dennis, sina June, na-experience nila yan sa Milo sa Manila. Wherein, yung 42K, kaya tinatanong nila, bakit wala sa Naga ng 42? Ang Naga race is 21K. This is a half marathon. Nakusayin, pag 2 hours and a half, kugwa ka ng 4 hours for the 42K race nila. Sa 42K, ang cut-off nila sa Manila is 6 hours. Dapat sa loob ng 6 hours matapos mo yung 42K. Para, may nahihiling po ako dyan. Talaga na may hira ka. Siyempre, pag-cross mo ng finish line, dapat in-expect mo you have the medal. Pero kung na-cut-off ka, sorry. Pero pag kahit nakatapos ka na, finisher ka, lumagpas, kahit certificate may... Meron po. Stricto po kaya yung Milo kasi International Marathon Association sanction yung marathon. Kung sa in, pag di ka nakalagpas duman sa oras, then the PK credit. Kasi yung record mo, tabi digdi Jeff,
nakaabot yan hanggang sa international race na dadalagan. So paano kung nag-qualify ako sa national na lalaban sa Cebu, and pag nanalo ko doon, meron pa ba akong lalabanan international? Pwede o hanggang doon na lang? Pwede po, kasi yung mga Boston Marathon, New York Marathon, kinukuha yung record ng runners kung sa anong pinperang oras mo dinalaga niyan. Kasi di ka maka-qualify for international race as long as you don't have the record. Ang to update lang sa mga nagdadaralagan dito, si Joy Tabal, the winner of the SEA Games, duman sa babae na nagdalagan sa SEA Games ngayon, na gold medalist, is the reigning queen kang Milo Marathon. Binasa itong record niya sa international scene, duman sa record niya sa Milo, na siya yung pinakamabilis na para dalagan sa Pilipinas na nagdalagan diretso duman. Ah, okay. Sige. Sir Dennis, would you like to invite ulit yung ating mga televiewers na sumali? Ongoing pa ba yung ano registration ngayon? Yes, ongoing pa po yung ano yung registration para sa Milo half marathon. So sa August 27 na po ini, sa Sunday, ano, pwede pa po kayo mag-register sa Robredo Coliseum until tomorrow, August 26, pwede pa po kamo. So, yan. So, si Sir Yusuf naman, ano ang dapat namin abangan? Habang siyempre sa entertainment ka eh, parang mga ano dapat, di ba? Oo. Ano ang dapat naming abangan? Siyempre yung call time namin is 2 o'clock. 2 o'clock wag pa lang. Huwag na kayong matulog. May nagpe-perform na. Talaga para huwag antukin yung mga runners natin. Yung mga runners, anong oras ang call time nila? Lalo-lalo yung 21K. As early as 3 o'clock, dapat yung runner na 21K nasa registration center na. Kasi very specific ang group ni na Dr. Boots Borja for the medical. Chine-check yung mga 21K runners na they are physically fit to undergo this event. Talagang yung medical certificate is very essential dito sa event na niyo. Kasi yung dalaga na ito, sabi ni Doc Borja nga, pag halang kayo yung BP mo, then yung pinapadalagan, and yung tama talaga gabos, physically fit siya para to undergo this program. Okay. So kaya sa mga tatakbo ng ano ng 21K ha, matulog kayo, alas 5 pala ng hapon, tama. Matulog na kayo. Reminder lang pala, Sir Jeff. Sige, Sir Jeff. Bako lang yun sa 21K, dapat magpacheck ha. Make yourself check po yung 10K, 5K, kasi may nangyayari talaga, maski halipot yan, dapat, hindi mo ang, kung deka high blood tama, ito sabi ni Bars, na dapat deka high blood tama, kung ano mangyari sa'yo mo. Anyway po, yawon man kami dyan, may mga marshals man dyan, may mga medical staff, team. Then, ano pa po, saka, si Grace Beeb. Si Race Beeb, may ano yan, may chip. Pag natiklop mo yan, baka di ka ma-read. So, may mga instances po may nagre-reklamo, ay, di ako na makong oras, di ako nag-start. Kasi pa nag-cross ka dyan po, so may board dyan dyan eh. Pa nag-cross ka dyan, ma-start ang oras mo. So, minsan, nakakrumpled to or na-fold, nararaut ang chip. So, dapat ingatan yung Race Beeb ng ating mga runners. Okay. Saka dapat ay mag-kuyan. Yung iba kasi, Jeff, yung pag sa marathon, day napapaturog, early in the morning, itong mga first time experience. Oo, kasi marathon. Excited, diba? Tama. Oo. Day nakaturog, tapos madalaganing mabilis na mabilis, dun yung accident na nangyayari. Oo, kaya, at least 8 hours na katpagturog kita, tapos properly hydrated kita sa banggi. Ang ginigibo nga kayo sa mga runners prior to the event, nagkakakansin daling grabe yung carbo loading for 21K and the rest na magpa-participate. Di dapat itong gutom ka na maduman kasi yung mga causes ka yun, si may last year na experience mo itong aki, nahimatay kasi di nakapamahaw siguro. Pagkahali, bago maghali sa harong, you take something bago magdalagan. And isipon tama rin yung safety. Yung safety ng aki, properly na nakapagturog siya, nakahydrate siya, tapos let's enjoy the marathon sa event. That's right. Kaya overtime na ako, mga ka-eksena. Anyways, Sir Jun, maraming salamat. Sir Dennis and Sir Yusuf. And then, final word and final invitation sa ating mga ano.
Sige po, tabangan po rin kami na sa 27. Hopefully na maging magayon ang weather tapo sa 27. Huwag po kitang typhoon nyo yan na hopefully maglalandfall siya sa Friday na Bangi at yan. And Saturday and Sunday, hopefully makaugwa kita ng good weather for the 41st National Milo Marathon di Gisenaga. Magirilingan po kita. May mga side event po sa Jesse Robredo Coliseum for the cheer dance competition for the parents na mag-witness duman sa event. Magirilingan po kita duman sa 27th, sa National Milo Marathon, Naga Race. Sali na, takbo na. Thank you very much, Sir Bars. Ayan mga kaeksena, ha? That's all for today. Thank you sa lahat ng mga sumuporta at nanood. Gusto pong, of course, I would like also to say thank you kay Bless Balibar at kay Miss Vernie Alamer. Maraming salamat. Mga kaeksena, magkita-kita po tayo ulit sa susunod na Biyernes, isa pang eksena at paboritong kasama pagdating sa musikahan at iba pang balitaan. Dito lang yan sa Eksenaga. Bye-bye! Naga would like to thank the following sponsors. This beat in my dream.